Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, just call me Miss Simple. Gusto ko lang ibahagi ulit dito sa programa nyo ang buhay ko sa pag-ibig. Dati nyo na akong letter sender at nais ko lang magpadala ulit ng sulat sa inyo. Ito ay tungkol sa boyfriend ko na si Tata or J-Rex. Chin, kahit nandito ako sa Manila, gusto ko ipadala ang sulat na to. 2014, nagsimula akong makipagrelasyon kay J-Rex or Tata. Naging mabuting boyfriend naman siya para sa akin. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya. Nagtagal din ang relasyon namin. At mas lalong naging close ko ang mga relatives niya. Mabait si Tata. Mapagmahal. Pero hindi malambing sa girlfriend. Pero okay lang sa akin. Gusto niya kasi yung kami lang dalawa. Para naman sa akin, tama naman yon. Kasi bilang respeto lang sa isa't isa. January 2015, nagpunta ako sa Davao para mag-work. Pero masinsina naman akong nagpaalam sa kanya. Pumayag naman siya. Lumipas ang 3 linggo, hindi niya na ako kinontak pa. Hinintay ko ang tawag niya hanggang sa ako na ang tumawag mismo sa kanya. Nabigla na lang ako, Chin, kasi babae ang nakasagot. Tinanong ko siya kung sino siya. And she said, girlfriend ni Jerex. Why? Hindi ako naniwala sa kanya. Hanggang siya na ang nagtanong sa akin kung kaano-ano ko daw si Tata or si Jerex. Inamin ko din, girlfriend niya ako. And why? Mahigit isang taong pinagtatawanan pa niya ako. Sabi niya sa akin, Chin, ayaw na daw sa akin ni Tata. Kasi siya daw ang mas mahal niya. Kasi siya daw ang laging nasa tabi ni Tata. Ang pinakamasakit para sa akin, yung nag-send siya sa akin ng picture nilang dalawa. Nakahiga sila. Hindi ko talaga napigilang umiyak sa galit. Iniisip ko, ako ba ang mali? Kaya siya naghanap ng iba. Kasi wala ako sa tabi niya. Then after 3 months na nasa Davao ako, nag-text at tumawag ako. Sabi ko sa kanya, umamin ka sa akin. Kung kaano-ano mo yung babaeng yon. Umamin din siya, Chin, nakarelasyon niya. At paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Ang sabi niya pa, hindi niya daw yon sinuseryoso. Siniseryoso. Pampalipas oras lang daw niya ang babaeng yon. Binabayaran niya lang daw yon, Chin. Ako naman naniwala, pinatawad ko siya. Dahil sa explanation niya. Pero lumipas ang 1 linggo. Pagtawag ko, girl pa rin ang sumagot sa cellphone niya. Inisip ko parang hindi na tama ito. Kaya napag-isipan kong umuwi sa Jensen. Pinag-usapan namin. Pagdating ko, ibang-iba na siya sa akin. Hindi na niya ako masyadong pinapansin. Umiiwas na siya sa akin. Inaaway ko pero walang effect. Tinatanong ko siya about her, about that woman. Kung ano ba talaga ang meron sila. Kung bakit nag-iba na siya sa akin. Pero ayaw niya akong sagutin. Iniiwasan niya ang mga tanong ko. Galit
ang laging pinapakita niya sa akin. Anyway, lagi kaming nagtatalo, Jean. Hindi na kami nagkakaintindihan pa sa isa't isa. Kaya nung June 2016 noon, pumunta ako ng Maynila para dito mag-work ulit. Merong friend si Jerex, or si Tata. Kasama niya sa construction. Diyan sa Jensen. Tawagin na lang natin sa pangalang Neil. Or Bukay. Siya yung lagi kong tinatanong dati kung kilala niya ang bagong girlfriend ni Tata. He said naman no. Si Neil Chin, sa Iloilo siya lumaki. Chinat niya ako sa Facebook. Tinanong niya ako kung kumusta na daw kami ni Jerex. Ang sabi ko sa kanya, wala na kami, hiwalay na. Kaya ako nandito sa Manila para makalimutan ang lahat ng sa amin. Ang sabi niya pa, ha, nandito ka sa Manila. Andito din ako. At tanong niya sa akin nung nasa Jensen pa daw ako, Chin. May gusto na daw siya sa akin. Pero hindi niya masabi-sabi kasi boyfriend ko daw ang friend niyang si Jerex. Hanggang sa hiningi niyang number ko at binigay ko naman sa kanya. Lagi na niya akong tinatawagan. Tutulungan niya daw akong makalimutan si Tata. Harapin ulit ang panahong hindi ko pala siya nakilala. Yun yung sinabi niya sa akin. Then September, niligawan niya ako, si Neil. Nakita ko sa kanya, napakabuting tao niya para sa akin. Ginawa niyang lahat para makalimutan ang nakaraan ko. Para makalimutan si ex ko. Lagi kaming gumagala sa mall. Sa MOA. Sa Tagaytay. Para makalimutan ang lahat ng nangyari sa akin. Actually, 40 years old na si Neil. October 2016 nang naging kami na. Pero sinabi niya sa akin, ang lahat, na may asawa na siya, 10 years na silang hiwalay. Pero may dalawang anak sila. 19 ang panganay, 17 ang pangalawa niya. Until November, pinakilala niya ako sa pamilya niya. Tinanggap naman nila ako. Sabi nila ang bata ko pa daw para maging jowa ni Neil. Pero natuwa naman sila kay Neil. Kasi ang swerte niya daw na nakajowang mas bata. 20 pa kasi ako that time, Jean. Pero kahit ganun man ang agwat namin, wala naman sa edad kung magmamahal, diba? December noon, sa kanila ako nagpasko. Hanggang New Year. Hanggang sa ayaw na nila akong pauwiin sa amo ko. At magsasama na daw kami ni Neil. So wala naman akong magawa. Sumama na nga lang talaga ako kay Neil. Ayaw niya na din kasi akong bitawan. Sumama na daw ako sa kanya at pakakasalan niya daw ako. 2017, nagpost ako sa social media na kami na. Nag-comment agad yung mga kasamahan ko sa work. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ko na asawa ko na siya. Asawa ko na si Neil. Hanggang sa nalaman ko, nabalitaan ni Tata or ni Jerex yun. Hindi niya pala matanggap na kami na ng friends niya or ng friend niya. Ang sabi niya, siya na lang daw ang nalungkot para sa akin. Kasi matanda na ang boyfriend ko. Ang sabi ko, wala naman akong pakialam kung anong sasabihin niya. Ang mahalaga, mahal ako ni Neil. Hindi ako sinasaktan. Sabi ko pa, hindi ako sinasaktan tulad ng ginawa mo sa akin. Pero ang sabi niya, hindi daw yun totoo. Mahal niya daw ako. Wala na daw sila nung babae niya.
ko daw na-appreciate yung pagmamahal niya sa akin. At naramdaman kong nagsisisi siya, Chin. Dahil nakita naman niya ang kabutihan ng friend niya para sa akin na hindi niya nagawa nung kami pa. Chin, ang tanong ko lang, totoo kayang nagsisisi na si Tata or J-Rex? May gusto pa kaya siya sa akin? O nai-insecure lang kay Neil? Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Ikaw na lang ang bahala sa songs para sa liham ko. Ang inyong Kamax. Miss Simple. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.